Grabe, nakakatakam naman. Guys, gusto nyo ba ng recipe na panghanda ngayong Pasko? Huwag kayong mag-alala dahil mura lang ang mga ingredients nito. Isa lang ang masisigurado ko, sosyal at masarap ito pero abot kaya ang presyo. Tara, simulan na natin to. Hiwain natin into cubes yung chicken breast. Guys, tinanggal ko na yung buto nito at kalahating kilo lang ng manok ang gagamitin ko dito. Pero depende sa inyo kung gaano karami ang lulutuin nyo. Sa isang tasang harina, maglagay tayo ng isang kutsaritang asin. At isang kutsaritang paminta. Haluin natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. So, budburan natin yung ating manok. Tapos, i-mix lang natin to para kumapit ang breading dito. Dagdagan natin dahil kulang pa yan. Kailangan ganitong maging itsura ng manok nyo. Maghiwa din tayo ng dahon ng malunggay. Kung wala kayo nito sa inyong bahay, baliin mo na lang isang anang malunggay ng inyong kapitbahay. So, magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin na natin yung chicken breast. Lulutuin lang natin to hanggang sa medyo mag-color brown ito. Baliktarin naman natin para maluto yung kabilang side. Kung mapapansin nyo, hindi ko to dinifry. Para yung manok natin, hindi maging dry. Grabe, nakakagutom yung amoy nito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Magtunaw tayo ng 2 kutsarang butter. Pwede din kayong gumamit ng margarine para mas makatipid kayo. Igisa na din natin yung 4 pirasong bawang. Halu-haluin natin para even ang pagkakaluto nito. Ilagay na din natin yung 1/2 pirasong chicken cubes. Tutunawin lang natin to. Tapos magdagdag tayo ng tubig. Maglagay din tayo ng 1 kutsaritang harina para medyo lumapot ito. Budburan din natin ng paminta, pampalasa. Next, ilagay na natin yung pinirito nating manok. Tingnan nyo naman guys, 1/2 kilo lang ito pero ang dami no. Kaya kung makikikain talaga ako sa inyo, huwag kayong mag-alala. Dahil sa akin pa lang, kulang pa yan. Halu-haluin lang natin para kapit na kapit ang lasa. Ilagay na din natin yung dahon ng malunggay. Pero pwede din kayong gumamit ng dahon ng sibuyas dito. Oh ano, natakam kayo? Ako rin no. Ilagay na natin to sa plato para makakain na tayo. Grabe, ang sarap naman. Heto na ang ating buttered garlic chicken. Try nyo na din ang recipe na to ngayong Pasko.